Sa ngayon, patuloy pa rin daw si Hill sa pag-uuling sa bundok. Dahil kailangan pa rin niyang tulungan ang mga magulang sa pagtataguyod sa kanilang 7 magkakapatid. Tanging sa pag-uuling rin umaasa ng kabuhayan ang kanyang amang si Mang Agosto. Pero siniguro naman sa akin ni Hill na hindi niya napapabayaan ang kanyang pag-aaral, lalo pat may mga taong tulad nila Ray at John na sumusuporta sa kanyang mga pangarap. Kamusta ka na ngayon? Okay, ngayon po. Apo. Kamusta pag-aaral? Pag may binabayaran po si Sira, magkakalpa po bago makabayag po. Mahirap pa rin sa pera? Opo. Magtatrabaho ko pa rin ba dun sa ilog? Opo, pag kung po sabag at saka linggo po. Tumutulong ka pa rin? Opo. Lingit sa kaalaman ni Hill, may pinaplano pa palang sorpresa sina John at Rave na maaring tuluyang makapagpabago sa kanyang buhay. Meron, napag-usapan nga namin na anak ko na dahil nga doon yung legs niya at saka yung paa niya, kumonsulta kami sa isang gumagawa para tingnan kung ano magagawang paraan para sa paa niya. Meron naman, may mga nangako naman at sabi niya, yung siguro ko, hopefully, in the next week or kung sa susunod na mga araw, pwedeng sukatan si Hill. Prosthetics? Yes, okay. Prosthetics. Hindi maitago ang pananabik sa mga mata ni Hill nang marinig ang magandang balita. Matutupad na rin ang munting pangarap niya na makapagsuot ng sapin sa paa. Masaya po ako makasuot po ako ng kinilas, ganun tapos yung mga sapatos, ganun po. Kasi yung mga kwan po, yung mga kaklase ko po, nalilig po sila sa kwan ko, yung mga sayaw. Gusto nila, ibabalo nila ko. Ayaw ko naman po, hindi po ako makakwan po, makasapatos. Sinama namin si Hill sa Maynila para masukat ang kanyang mga binti at paa para sa gagawing prosthetic feet. Masaya po tapos yung parang excited po ako. First time mo bang pupunta ng Maynila? Opo. Hindi naging madali ang pagsusukat ng mga paa ni Hill para sa gagawing hulmahan ng prosthetic feet. Mas mahirap kung baga sa ordinaryong prosthesis na gagawin. Masyadong komplikado yung mga gagawin dahil unang-una, hindi proportion yung tabas ng binti niya na sa dulo mas malaki unlike sa pagdating sa lower part kasi ibang-iba, hindi kagaya ng mga amputee na talagang may korte, kaya mong kortehan yung pinakabinte. Yan, diretso na. Yung normal na tayo mo lang, ha? Sa tulong ng artipisyal na mga paa, hindi lang makapaglalakad ng maayos si Hill, kundi makatitindig na rin siya ng tuwid at may kumpiyansa sa sarili. Para maging kagaya niyan, kasi hindi pantay yung tayo niya. Mas maiksi yung left side ng leg niya. So, pag nagkaroon siya ng prosthesis, magiging pantay. Bali, pinaka-negative mold nung right leg niya. Gagawin dito is buhusan, tsaka yung ma-modify. Pagka-modify, tsaka gagawin na
at saka gagawin na fiberglass. Anong pakiramdam mo ngayon? Masaya po. Mm-hmm. Tapos, makapagpunga pa ako, makapagsapatos. Ano, makapagsapatos na siya niyan, di ba? Kanina habang sinusukatan si Hill, na natutuwa ako na kahit papano naging instrumento kami para makatulong sa kanya. Sabi nga niya kanina eh, maligaya daw siya dahil makakapagsuit na siya ng sapatos. Dalawa eh, maligaya na makakapagsuit siya ng sapatos, pero at the same time, lalo na sa kalusugan din niya. Sarap sa pakiramdam kasi kahit konti lang, alam namin na nakakatulong kami sa kanya. Sa mga biyayang ipinagkaloob sa kanya ng mag-amang John at Rafe, ipinahiwatig ni Hill ang lubos niyang pasasalamat sa pamamagitan ng isang simpleng liha. Andrew, mag-ibigin niyo po ako, thanks. Uy, salamat. Okay. Sa binigay niyang tulong sa akin, maraming salamat. Kayo po ang aking katuparan sa pangarap ko. Maraming salamat. Ano yan? Ako po si Hill, may kapiral. Walang anuman, Hill. America? Oo. Ayos yan. Sa susunod, baka nakasapatos ka na. Maligaya ako para kay Hill. Tsaka sana, hindi lang ito yung huli namin pagkikita. Sana magkita kami ulit. Sana makita kita ulit ng pagbalik namin. Masayahan ako, Gabi, na nasulatan mo pa ako. Maraming salamat.